welcome back to my vlog. Ito na naman po ako at ako'y mag-share sa aking mga kung anik-anik lang sa buhay. Si Ate Nen ho ito. So, salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta sa akin. Anyway, ngayon, meron akong isi-share sa inyo yung aking pinagkakaabalahan ngayon. Nalilibang ako. At the same time, good thing for me na hindi ako masyadong nagtatrabaho ngayon. Nasa bahay lang, tapos si Lord retire na rin. So, ito yung pinagkakaabalahan ko. At gusto kong i-share sa inyo. Para naman kung naisipan yung gawin ito, eh di gawin nyo! So, bago ko po i-share sa inyo yan, eh gusto ko lang pong i-share yung aking patalastas. Sana mag-enjoy ka sa patalastas na ito. Isa po yan sa pinagkakaabalahan ko ngayon. Mga ganyan. Anyway, napagkatuan lang po namin ng mga kaibigan ko dito sa community na gawin yon. Sabi namin, nalig ka, gawin natin. So actually, dapat meron pang marami. Kaya lang nahihiya na sila. Kulang yung walang hiya. So ito na nga po. Matagal na pala ito. Pati yung mga kaibigan ko ginagawa na rin dito sa Australia. Pero ewan ko dyan sa Philippines. Naisipan ko, ano kaya kung gawin ko to? So ang pinagkakaabalahan ko po sa aking buhay, Garage Band. Yan. Ang Garage Band po ay isang app sa Apple, maging ito ay sa iPhone, sa iPad, sa laptop o sa computer. Isa po siyang music app na kung saan pwede kayong mag-record ng iyong voice, mga instrument, o lahat po 'yan, and you can do what you want to do sa application na ito. So, parang I think 3 months ago, yun yung aking ini-explore ko sa ngayon. Maraming dapat matutunan, challenging siya, pero pag nagawa mo yung gusto mo, ay, you're very fulfilled sa ginagawa mong ito. O kahit wala kang sariling studio or high-tech na mga equipments, ay magagawa niyo ito. Kailangan mo lang maging creative, marunong ka mag-manipulate features sa GarageBand. And it will sound like professional talaga. Marami pa po akong dapat matutunan, pero unti-unti, hindi naman isahan. So, nakakatuwa dahil every day, it will test my patience. It will test my character na matutunan ko ito. So, I just started from what I have. Ano bang meron ako? Yung computer. Tapos, nakabili pala ako ng microphone noon, ng NT-USB microphone, Rode microphone. So, bumili ako noon. Pero hindi ko pa alam na merong GarageBand application. So, hanggang sa nakikita ko sa mga YouTube, sabi ko, ang gaganda naman ng mga kanta nila. Nakaka-create sila ng, nakaka-compose sila ng song. Realize ko, meron din palang music app or studio something ang Apple. Kaya nag-explore ako. So, I started for that. And then, bumili rin ako ng audio interfaces. Kasi yung audio interfaces, pwede mong i-connect from your instrument to audio interfaces, and then to computer para ma-record yung tunog ng instrument mo. Nakakatuwa. So, hindi muna po ako gumagamit ng iba pang mga gadgets dahil nakikita ko sa YouTube na may mga gamit sila na ang gaganda, may MIDI keyboard, may kung ano lang yung meron ako para makatipid ba. Kung matutunan ko ito, I will share it to my ano din, sa mga relative ko, kung paano mag-compose ng song, o malay nyo, may magkaroon din sila ng interest sa music. So, kaya pinag-aaralan ko siya. So, ang isa lang pinanghihinayangan ko talaga, yung sana noon pa ako natutong
mag-aral ng piano or keyboard. Kasi ang laking bagay kung marunong kang magpiano. Pero kaya pala na-create yung app na yun, GarageBand app, para kung ano man yung kulang dun sa instrument, eh madadagdagan mo. Yung una talaga nahihirapan ako kung paano i-connect yung audio interfaces, yung microphone, yung instrument. Sabi ko, ay, isusolid ko na lang itong nabili kong ito. Kasi hindi talaga hopeless hanggang sa panood na ako ng panood ng YouTube kung paano i-connect. Pero alam nyo, sa tiyaga, kung ako'y parang napapagod na, aalis muna ako kasi papahingahin ko muna yung isip ko. And then pag nakakapagpahinga na ako, sabi ko, ah, yun pala! Alam ko na kung bakit hindi tumutunog. So yun, nade-discover ko. Nakakaloka talaga na gawin ko to. Sabi ko nga, ang tanda ko na tapos ganito pang ginagawa ko. Pero hindi, na-motivate ako dito is I really want to sing. I really want to sing for God. Sa church, kumakanta rin ako sa praise and worship band. Pero dahil sa nagka-COVID at nagkasakit ako, marami ng mga singers mas bata pa sa akin. So, I gave way to them. My singing doesn't stop there. I want to sing. And that's why motivated ako na ginagawa ko ito para may share ko sa aking platform, yung YouTube channel ko. And yeah, from time to time, marami akong nadidiscover. Pero ang isa lang na aking dapat ko lang maging careful ako sa ganitong bagay na pinagkakaabalahan ko sa buhay ay yung kung ano yung mga priority mo, di ba? I need to think na, ay, priority ko pala ang maglaba, maglinis ng bahay, magluto para sa aking asawa, alagaan ang asawa ko, and have time to go away, to like, tapasyal-pasyal. Ayokong matali ako sa na dito lang ako nakaharap sa computer. No, I just want to not to be affected ng ganitong pinagkakabisihan ko na halos makuha yung oras sa iba pang bagay. So sa ngayon po, yun talaga yung aking passion. It's never too late. Kahit po feeling nyo na matanda na kayo, it's never too late na gawin nyo yun. Lalong-lalo na may sarili kayong platform, yung YouTube channel nyo, na alam nyo namang magandang i-share at mapapakinabangan ng iba, eh i-share natin. Kasi ang dami nang natututunan ngayon ng mga tao, lalo na may social media. So kung mayroon ho kayong skills, o kahit anong skill, sa pagluluto or anything, na kung ano yung mga lesson nyo sa buhay, i-share nyo yun. Kasi it's really a blessing na makinig yung ibang tao sa inyo. And sabi nga, ang social media pwedeng magamit sa masama o sa mabuti. Choose kung ano yung nakakabuti sa tao, di ba? In the future, we share to you kung paano ko ginamit ito. Yung GarageBand is, andun na yung sa, makikita mo ang feature dyan, yung piano, yung drums, and microphone, guitar. So, ang daming features na matutuwa ka talaga at hindi mo alam kung ano yung uunahin mong pantutunan. Yung unang-una kong ginawa talaga is to play keyboard and sing. Tinugtugan ko lang siya ng keyboard. Nag-start ako doon. Pero ang dami rin ng mga application na ganito, katulad ng ProLogic. Marami na. Kailang babayad ka. Pero sa Apple, kaya ko ito ginagamit dahil libre na. It's already installed and I don't need to download it because it's included in the Apple program. Thank you.
salamat po sa pagpakinig ninyo at sa pag-watch ng aking vlog, and I hope na nakatulong po ito sa inyo. Ano po? So, stay safe po tayo kasi yung sting pa ng COVID ay nandito pa. Ang dami ko sa mga kasamahan dito na nagka-COVID. Thankfully, hindi naman kami nagkakaroon, and I thank God for that. So, ingat po kayo at palagi pong alagaan din ang sarili. So, yan din naman ang responsibility natin. Of course, we pray, but we have responsibility to look after ourselves. So, ano, God bless po. Bye-bye. See you on my next vlog.